akala mo hindi kita lalabanan, ha? Pero te malaki ka, ha? Meron yata ang power box dito. Isang pindot ko lang dito, sabog ka na, kabro! Ayoko na, Rexdor! Ayoko na, suko na ako, nanalo ka na. Kaya ikaw, Robotor, ha? Ha? Matakot ka sa akin? Gso! I am Rexdor, the fantastic robot! Para naman ang tapang-tapang ni Rexdor, kuya. Kung totoo lang yan si Robotor. Kanina pa nga nangingilid dyan si Rexdor, eh. Sana nga hindi duwag si Rexdor, no? Naku, Rexdor. Kung totoo ka lang talagang tao, nauutusan kita. Gaya ngayon, gusto ko itong utusan na kuha mo ako ng makakain sa baba. Nagugutom na ako, eh. Ala, merong mumo! Eh, ano ka ba, kuya? Para tong sira. Wala naman, niloloko lang kita eh. Baba na tayo. Ayan! Nasira ko! Ayan! Wonder Bumpy! Wow! Ang daming kandila! Lola, kaka-brown out lang. Nasindihan niyo kagad yung mga kandila. Oo nga. That's my Lola. Wala na naman tayong kuryente. Eh, siguradong may pumutok na naman dyan sa poste. Mabuti pa, bumaba na kayo dyan at umupo na kayo, makakain na tayong lahat. Halika na. Ugas ng kamay, ha? Ay, Lola, hindi pa pala tayo nakagawa ng strawberry juice. Pwede ba naman yun? Wala kayong strawberry juice? Siyempre, meron akong ginawang strawberry juice para sa lab kong mga apo. Para sa love kong mga apo! Yay! Oh, halina na kayo, kakain na! Sarap nito! Sige nga, Jewel! Hulaan mo to! Kung ano? Eddie Bird! Hindi! Siyempre, Bird yan! Pinapalipad mo! Ayun yung pakpak ko! Oo nga, Bird! Hindi nga to, Bird! Ito si Rexdor na tumubo ang kanyang pakpata. Eh, Lola, ano naman po to? Oh. Eh, di... Ta-ta-ta-ta. Eh, Juan! Ta-ta-ta. Hindi ko alam. Po? Eh... Kamay ko po to. Hello? Hello? Lobo ka talaga, no? Firefly! Anong firefly? Eh, kamay ko nga to, eh. Ano ka ba naman? Hindi yan! Ayun, no? Sa labas ng pintana. Uy, ano? Ang tut! Ay, alitap-tap na yan! Oo nga, no? Diba? Ang cute! Alitap-tap na yan! Ang cute! Ganda, no? Halika, tignan natin! Talaga? Saan po pa nanggagaling ang ilaw ng alitap-tap? Hindi sa sarili nilang katawan, siyempre. Alam nyo ba, may mga hayop, kulisa, pat mga iba pang isda na may sarili nilang liwanag. Lola, ba't po sila merong ilaw? Eh, yung iba po, wala. Sabi ng mga matatanda, kahit nung hindi pa sila kulisap, may taglay na silang sariling ilaw. Ibig nyo pong sabihin, nung unang panahon, hindi sila mga insects talaga? Ganda, oh. Ganda niyo. Kumukuti-kuti, tap. Diba po? Yan na lang talaga ang aking kapatid ko lahat yan, eh. Hindi na lang ikaw, eh. Ikaw talaga, eh? Oh, hindi. Joke lang po. Kanta-kanta mo, eh. Diba po? Wala? Noong bata pa ang mundo, ang mga alitap-tap ay hindi ang mga kulisap na nakikita natin ngayon, kundi isang lupon ng mga taong may makintab na pakpak at may mga kakaibang umbok sa kanilang mga likod. Parang fairy? Oo. Iisa lang ang kulay ng balat nila. Wala ulo hanggang paa.
maliban sa kanilang mga pakpak at umbok sa likod. Napakaganda nilang pagmaslan sa umaga, lalo na kapag nangunguha sila ng kakainin ng kanilang tribo. Ngunit, ng mga panahong yun, sa umaga mo lang sila makikita. Pumasok na tayo sa kuyob! Madilim na! Hiya! Bilis! Inuubusan ng hogre ang pagkain natin. Shhh! Ano ba po yung sumasalakay sa kanila? Tinatawag silang mga hogre o halimaw sa dilim. Kumakain ng alitaptap ang hogre? Mabuti pa kaya bukas ko na lang tapusin ang kwento, ha? Hi. Eh, kasi hindi naman tama na nagbabasa ako sa dilim, eh. Masisira yung mata ko. Kaya iwasan yung magbasa rin sa dilim. O, tara na, matulog na kayo. Halin na kayo, matulog na kayo. Sige na. Matulog na kayo, Lola. Ay, bukas ko na tatapusin. Ano yun? Tutulog na tayo. Halika na. Halika na. Halika, tulog na kayo. Ang kandila, madadala tayong kandila. Dahan-dahan. Wala akong makita. Baka matagpa ako, ha? Hindi. Sige. Ay! Saan na tayo? Dito. Wala po akong makita, eh. Hindi. May flash na. Ito. Hawakan mo to. Thank you ako po. Ako na lang po. Huwag na. Baka mapasok ka. Isa na lang. Isa-isa lang. Ako naman. Meron naman akong kandila dun sa baba. Ayan, tulog na! Ayan, good night! Good night! Love you, love you, love you, love you! Sige na, Lola! Oh. Bakit po sila natutakot kay Hogre? Dahil nga, nilulusob sila ni Hogre at saka ninanakaw yung kanilang mga pagkain. Eh, ba't po sila hindi lumaban? Malaki monster ba po talaga si Hogre? Eh, yun ang paniniwala nila. Akala nila pag lalabas sila sa dilim, kakainin sila o sasaktan sila ni Hogre. Nako ha, inuuto niyo ako ha. Bukas ko na itutuloy ang kwento. Gabi na, matulog na kayo. Ay, sayang. Oh, sayang. Good night, love you, good night. Eh, tulog na, pikit, pikit. Ayan, nakapikit, pikit. Epoy, pikit. Patulog ka na. Iiwan mo ko na hindi ko nalalaman ang kwento ng alitaptap? Asa ka pa? Huwag ka maingay. Baka magising sa Lola.
Ilang gabi pa ba tayo sasalakay ng mga halimaw sa dilim, ay tama? Hanggat nagtatago ang buwan sa likod ng ulap, tuwing madilim, eh, makakaasa ka. Sasalakay yung hogre sa atin man lang. Palagi na lang po ba ganun? Na hindi man lang tayo lalaban sa kanila? Eh, paano mong malalabanan ng isang uri ng nilalang na kayang maglakad sa kadiliman? Alam mo, ganyan talaga sa mundo natin, manlaki. Merong nilalang para sa gabi, meron namang nilalang para sa araw. Kailan po kaya natin makikita ang hogre, Alitama? Hindi natin siya makikita tuwing bumabalot ang kadiliman habang sumasalakay siya. Kala naman po kasi, eh pagka sumasalakay siya, hindi man lang natin siya sinisilip. Kaya paano natin malaman kung ano pong itsura niya? Alin ba ang mahalaga? Ang makita natin ng isang uri ng nilalang na maaaring makapanakit o makapatay sa atin? O ang magtiis na lamang tayo magdamag na nagtatago sa loob ng ating kuyob alang-alang sa ating kaligtasan? Edi, siyempre po, yung ating kaligtasan. Kaya, hindi bayad na lang po. Ayoko na lang po makita yung hogre. Halimaw! Itago niyo ako! Maawa po kayo sa amin! Huwag niyo po kami sasaktan! Huwag po! Halimaw? Opo. Hindi po kami mga monster! Huwag po kayong matakot sa amin! Mga tao po kami! Siya po! Robot! Huwag po kayong matakot! Tao? Dapat nga! Kami matakot sa inyo eh! Kini-itsura niyo! Nakakatakot! May pakpak! May planggana pa sa likod! Tsaka parang asarap niyo kainin ah! Para kayong sandwich! Baka ba, Rexor? Kahit ka nga muna! Eh, opo! Mga tao po kami! Pero po kayo, may pakpak lang! Para po tayo magkamuka! Hindi maaari yun! Ang taba-taba mo eh! Ang tao po ba sa inyo ay mga alitap-tap? Oo! Yung pala yung kinukwento sa akin ni Lola. Litap-tap? Bakit wala kayong pakpak na gaya namin? Hindi naman kami insektong tulad niyo eh. Insekto? Anong insekto? Insekto yung... Napakakintab naman ang balat mo. Napakagandang pagmasdan. Maraming salamat, ah. Lolas, di ba? Putis nata yata yan. Putis maharlika. Eh, saan naman kayo nagkukubli pagdating ng dilim? Sa bahay po. Hinahanap nga po kami ng matitiran eh. Ang mabuti pa, dito na kayo tumuloy sa amin. Alam nyo, hindi kayo dapat abuti ng gabi sa labas. Papatayin kayo ng halimaw sa dilim. Ang hogre po? Bago pa dumilim, pagtunog ng tambuli, kailangan nang pumasok tayong lahat sa loob ng kuyob. Diyan kami nagtatago para huwag kaming makita ng hogre. Diyan tayo magtatago mamaya. Bakit ba kanina ka patahimik, Manlak? Kitang-kita ko sa mga mata mo ang sobrang paghanga mo kay Rextor.
Hinahangaan ko siya dahil sa kanyang kakaibang anyo at kutis. Ano naman ang kaugnayan yun sa pagiging tahimik mo? Kasi parang ano eh. Parang... Parang ano, Manlak? Magtatakip silim na. Nasaan na kaya sila, Rex? Sana hindi sila masyado lumayo para hindi sila mapahamak. Siguro naman kaya na nila yung mga sarili nila. Tara na, Manlak. Umuwi na tayo. Marami na tayong mga napitas na mga prutas. Kailangan matikman na to ng ating mga panahuin. Tara na! Mahal na bathala ng liwanag! Mahal na bathala ng liwanag, kausapin mo ako! Marami ang tanong sa isip ko, mahal na bathala ng liwanag! Bigyan mo ng linaw ang mga bagay na bumabalisa sa amin! Parati na lang ba kaming ganito? Natatakot sa gabi dahil sa naghihintay na panganib nila ng hogre? Mahal na bathala ng liwanag! Napakatagal nyo nang nabubuhay sa takot sa hogre. Natatasan yung dilim dahil sa takot na yan. Pinababayaan nyo siyang sirain ang inyong katahimikan. Alam ng hogre luwag ang mamanalitap-tap. Kaya patuloy siyang namiminsala. Mahal na bathala ng liwanag! Sa tinig pa lamang niya takot na kami. Para sa isang malaking halimaw na kapag nakita kami, ay dadagitin at lalamunin. Sabihin mo nga sa akin, ni minsan ba'y nakita niyo na ang tunay na anyo ng hogre? Ang mga mata niyang nanlilisik po sa gabi. Nababalutan ito ng kadiliman. Natatakot kayo sa isang kaaway na hindi niyo pa nakikita. Nasa puso't isip lamang niyo ang inyong takot. Kaya sa puso't isip niyo rin, malalaman kung paano ninyo lalabanan ang inyong kaaway. Sa kuyom ni Malwan? Madilim na! Kaya mong dumilim! Tayo natin ang hogre. Ano? Hintay ng hogre? Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba narinig pinag-uusapan ng mga litap-tap na yung hogre ay halimaw? In English, ghost! Ano ghost? Monster! Sa Tagalog ng monster, halimaw! Kahit ano! E paano? Kung halimaw ay malaki, tapos ginawa tayo hapunan, di bali ako. Mahirap pa siyang nguyain ako. Eh kayo? Monster naman yun. Kaya malalaki tsaka matutulis ang ngipin nun. Kuya, Rickstar, ikaw lang ang papakain namin. Wala na kay Robot! Wala na kay Robot! Shhh! Huwag kayo maingay. Narinig niyo yun. Hindi ko maintindihan ang sinabi ng bathala ng liwanag na matatagpuan natin ang panlaban sa puso at isipan natin.
Baka ang ibig niyang sabihin ay dapat labanan natin ang ating mga takot. Paano naman natin magagawang laban ng ating mga takot kung di tayo magkakayos ng lalaban sa Hogre? Paano natin lalabanan ng Hogre kung ganito lang tayo kakonte? E paano kung malaking-malaki siya, may pakpak rin siya? Tama nga sinabi ng batahan ng liwanag. Hindi pa nga natin nakikita ang Hogre. Takot na tayo. Mga ungol pa lamang na narinig natin at saka mga mata pa lamang niya. Baka mali nyo, wala naman siyang pakpak na gaya ng sa atin. Aray, Rexor! Ano ka ba? Naapakan mo ako? Ang bigat-bigat ang paa mo, ano? Naku, pasensya ka na, Joe. Natataranta lang talaga ako. Pasensya na. Pumalik na tayo ng kuyo. Kayong dalawa, maninat pa kayo. Ang ingay-ingay nyo! Kung makakaya lang sana natin hilingin sa kay Bathala na maging maliit tayong maliit na maliit na maliit, yung halos hindi na tayo makikita ng Hogre, nang sa ganun, pwede tayong magtago kahit abutin man tayo ng dilim sa labas. Alit Malwan, nasaan na kaya ang ibang mga tao at si Rextor? Hindi kaya sinaktan na sila ng Hogre? Jewel, lalagnat din kasi siguro pag tumigil ka sa kadadaldal mo. Hindi pa naman tayo sigurado kung ungol na nga talaga ng Hogre yun eh. Epoy, yung natinig natin kanina, eh halimaw yun. Alangan namang ungol ng bata naglalaro yun. Eh wala namang Hogre dito eh. Eh sana hinabol na tayo nun. Palay nyo, ungol lang yun ng aso. O kaya... Baboy! Baboy? Ikaw yun eh! Rexor! Jewel! Alam mo, Epoy, mas maganda pa. Pumalik na talaga tayo ng kuyob eh. Rexor, ang layo pa nun oh. Pinapagod mo ako eh. Pinapantok mo ako eh. Kaya buti pa, dito lang tayo matulog! Ano? Ayoko matulog dito! Pumalik na tayo sa kuya. Ayoko dito. Sige na, Rextor. Matutulog na kami ng kuya. Bantayin mo kami. Please. Sige na. Bantayin mo kami. Matutulog na kami. Sige na, matulog na kayo. Oh, kumuha ka ng daon doon. Ano inyo? Gagawin namin sapin. Banig. Ako na lang lagi. Bis na. Madilim doon eh. Ayoko doon. Bis na. Bilis na. Baka may Hogre dyan! Bakit ako bibiruin? Saan ka magpupunta? Hanapin ko sila. Mapanganib. Eh di samahan mo ko. Natin? Hanggat hindi natin sila nakikita. Ayun! Nasaan na kaya ang dalawa niya pang kasama? Baka kinain sila ng Hogre. Pagtapos na lang yung niluwa. At nangyari sa kanya? Parang nahihirapan siyang huminga.
Baka naghihingalo siya. Mirayon! Manak! Ayun! Maraming salamat kayo, ba't kahit walang nangyaring masama sa inyo? Hindi ba kasinak ka ng hogre? Wala namang nga limaw sa dilim eh. Walang hogre. Boring! Tete ka, tete ka! Sabi po ng mga tao, wala naman daw halimaw na gumagala-gala sa dilim eh. Alam mo naman ang buong katotohanan, Manlak eh. Kahit nga sa loob ng kuyob, kitang-kita mo yung nanlilisik na mata ng hogre. Pero bakit hindi sila sinasalakay? Siguro may ibang dahilan. Baka nga kaya... Baka ano, alit ama? Baka ang tao ang halimaw sa dilim. Ganun lang talaga ang itsura nila pag umaga. Nainggit ako sa kanila. Kahit na napakaliit nila, wala silang takot sa dilim. Siguro may iba silang panlaban. Ibang uri kasi silang nilalang, hindi katulad natin. At tayo, walang panlaban? Siguro nga po, tama ka. Ibang uri sila ng nilalang. Hindi sila kagaya natin, mga duwag. Mga kasama, magsipasok na kayo sa kuya! Magdidilim na! Manlak, magtago na tayo, dali! At ama, nakatayo ba si Mirayon? Ako, hindi ko napansin eh. Baka nauna na sa kuyob. Halika na, bilisan mo! Ama, wala po si Mirayon sa loob. Naku. Eh, baka nga nasa labas pa. Ang huling pagkakaalam ko eh, kasama niya yung mga tao. Nasa labas pa si Mirayon? Oo. Ay, naku, anak, saan ka pupunta? Mapanganib! Ama, baka po may mangyari kay Mirayon. Paano niyo naman nasabing walang hogre? Wala po kaming nakita eh. Oh, Rexton, ano nangyayari dyan sa ilaw mo? Lobat yata. Pinalitanuman ng bati na to bago ko pumasok ng baul. Naku, hindi yata eh. Naku, patay. Patay. Napatay na. Naku, wala. Ano yun? Wala yun. Gabi din eh. Gagalawan yung mga halaman na yan. Pero, wala naman. Alam nyo, masama ang pakiramdam ko. Ano yan? Ano yan? Mamamata! Ako! Paano kung tama po yung hinala nyo na yung mga halimaw sa dilim ay yung mga tao? Simirahin nyo na! Naku, anak, huwag kang lumabas! Huwag! Ama, ililigtas ko po si Mirayon. Ayoko na mabuhay sa takot, ama. Ayoko na! Hindi ako duwag! Manlak! 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 Ah! 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 Ah
yun! Umiilaw yung likod nyo! Umiilaw, ay point nyo! Totoo po pala ng mga alitap-tap kayo! Manlak! Mirayon! Manlak! Mirayon! Manlak! Mirayon! Anong nangyari sa inyong dalawa? Saan pa kayo nagpunta? Hinahabol kami na Hogre! Diyan! Diyan! Diyan yung Hogre! Diyan! Sige! Dito tayo dumaan! Halik kayo! Sige! Ay! Bilis! Sa liwanag ang halimaw. Alit, Ama. Ama, ngayon yung halimaw na ang duwag. Hindi tayo. At hindi na tayo magtatago sa dilim. Buti pa kayo. Libre ang ilaw nyo. Biruin nyo, ang liit lang pala nung hogring yun. Eh, yung mga mata lang niya yung malaki. Tapos, ang tagal na tayong tinatakot. At kung hindi tayo lumabas sa dilem, hindi natin malalaman na may taglay tayong liwanag. Oo, kaya nga maraming salamat sa mga kaibigan nating tao at robot. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi na yung matutukpasan yun. At saka, ngayon ko lang naintindihan yung sinabi sa akin ni Bathala ng liwanag. Na nasa puso at isipan namin ang panlaban sa halimaw na hindi naman pala halimaw. Wala po yun. Alam ko naman po na nananakot lang yung hogre na yun. Dito. Para sa inyo. Para saan po to? Tandayan ang pasasalamat namin sa inyo at sana hindi ninyo kami malilimutan. Kuya, akin na lang yan. Baka mabasag mo. Thank you po. Talaga po, hindi namin kayo malilimutan. Kakaunti na lamang ang alitap-tap. At balang araw, baka gawin na lamang kami ni Bathala ng mga maliliit na liwanag. Ang mahalaga, natuklasan namin ang katapangan. Kuya Manlak, Ate Mirayon, saludo po kami sa inyo. Ang aastig nyo. Kayo din, astig. Anong ibig sabihin ng astig? Ang astig ay... kayo hinihintay, ah. Sorry po, Lola. Sorry po, kasi po si Kuya Epoy lumabas sa kwarto, kaya ako po sinundan. Ay, naku, ikaw talaga. Lola, bigyan ng mga alitap-tap sa akin. Ang ganda. Oh, labas na. Ang ganda naman ito. Ang ganda-ganda. Ganda, no? Kakatuwa at saka ang sarap hawakan. Lola, ganito po ang itsura nila bago po sila naging alitap-tap. Eh, hindi naman ganyan ang kulay nila, eh.
Paano niyo po nalaman? Nakakita na po ba kayo? Minsan na rin nila ako binigyan ng bilog na ilaw. Nakapasok na po kayo sa baul noon? Nakita niyo na rin po ba sila? Lola, ilang beses na po kami nakapasok sa baul. Pero ba't hindi niyo po sa amin kinukwento bakit po mahiwaga ang baul natin? Ayan. Sa isang linggo ko na lang sa inyo sasabihin. Pag balik niyo dito. Eh, Lola, binitin niyo pa kami. Lola, sabihin niyo na po ang secret ng magic baul niyo. Ay, sige na po. Hindi. Oh, maligo muna kayo. At mamaya lang darating na mami niyo. Eh, sige na, para mabango. Oh, lagay mo muna lahat yung gamit niyo dyan, ha? Apa. Iwan niyo lang dyan at magsipaligo na kayo. Lika na. Para mabango pagdating ni mami. Ayan. Maligo na tayo.